What's up? My name is Rose and welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik na, oo. Ang awkward ko na ulit sa harap ng camera. Hindi ko alam kung paano ko to sisimulan. Hi! Pero yes, I'm back in vlogging. Hindi man palagi, pero syempre, uunti-untiin ko yan. Hopefully, mabalik ko yung a day in my life, a week in my life, mga unboxing, travel vlogs. Travel? Nagta-travel ka? Pero ayun, yung mga lifestyle vlogs ko kasi wala, nakakamiss lang mag-talk sa harap ng camera and you know, para ma-update din kayo sa buhay ko, ganyan-ganyan. Simula nung dumalang na yung mga vlogs ko, yon dun na talaga sobrang na-busy ako. Like, events dito, trabaho rito. And if you guys don't know, I am a full-time content creator. Kulang yung 24 hours to do everything that I wanna do. Kaya ayun, I finally had a chance to film this video. And sabi ko, sige, babalik na tayo. Unti-unti. For this vlog, I'm gonna show you my wig collection. Ang tagal ko nang gustong gawin to. Ang tagal ko nang in-update to sa channel ko. Sabi ko, okay, gagawa ko ng wig collection, blah, blah, blah. Pero hindi siya matuloy-tuloy kasi kapag gusto ko na siya i-film, may parating pa lang na wig. Or di kaya, yun nga, nabibisi ako. So, may chance na ako to finally show you guys my wig collection. Ang dami nito, as in feeling ko mananawa kayo. Ano pa iniantay natin? Simulan na natin! Lahat na ipapakita ko sa inyong wigs, hindi siya in a very good condition kasi first, wala akong proper storage for my wigs. Wala pa akong like organizer na pwede itayo yung mga wigs ko. So, yung iba rito, like, nagkabuhol-buhol na. Pero, I still use it sa mga POVs ko or mga scenarios ko kasi nga sayang. And, of course, hindi ko naman nakakalimutan na suklayin yun. So, yeah. First things first, every time na magsusot ako ng wig, hindi mawawala tong wig net ko. Kasi, this is to make sure na hindi nadudulas yung wig ko sa ulo ko. And, syempre, para na rin matago yung buhok ko. Ang pangit! Starting off with this wig na may 65 centimeters na haba and this is black brown. And sobrang pangit na ng quality na to. Like, look. Hindi na siya smooth. Sobrang dry na niya. Tapos, pag ginagamit ko to, sinusuklay ko na lang with this brush from the 7th Queen. Ganyan na lang ginagawa ko. As you can see, okay pa naman yung bangs niya. Pero whenever I wear this, I always make sure na makeup ako na sinusuot, may bonnet ako na sinusuot, or di kaya nagsusuot ako ng headband. Basta, hindi na lang siya ganito yung itsura niya. Okay? Next, this short wig na ang lakas maka Dora. Dora, Dora, the Explorer! Dora! Ganun lagi yung feels niya kapag nagsusuot ako ng mga ganito kaiksing wig. Pero, what I like about the short wigs kasi, ang dali niyang suklayin, like hindi siya nagtatangle. Ganyan ka lang. Kahit ano mo, kahit itali mo siya, like ganito, ponytail na ganyan, tapos guluhin mo yung bangs, once na sinuklay mo siya, babalik pa rin siya sa dati. Unlike sa mga long wigs ko na as in nagkabubuhol-buhol na siya. Ano raw? Nagkabuhol-buhol na siya. Alam niyo ba, nung bata ako, nagganitong buhok ako except the bangs. Mauntang ah. The end of the month and the weekend. Oh my God, ang pangit na nito. Eto, sobrang tagal na nito. Like, nung binili ko to, inisip ko si Lisa. Kasi diba, nagantong buhok siya, pero shorter. Tapos, nagsisisi ako na hindi ko to inalagaan ng sobra. Kasi tingnan nyo naman yung bangs niya, tostado na siya. So, kung mapapansin nyo, whenever I wear this sa mga scenarios ko ngayon, lagi ako may suot na cap, or di kaya may bonnet. Kasi nga, pangit na yung quality niya dito sa tuktok na to. Pero okay na okay pa rin yung quality nito dito sa harap. Pero pagdating sa likod, wag na. Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba ako lang? Ay! Isa to sa mga paborito kong wigs na meron ako ngayon. Kasi, ang tagal na nito, and this is in the shade Honey Tea. Ang feels ko naman dito, parang, alam mo yun, Dora na naka-move on na. Ganon. Sinabi ko naman sa'yo na ako na lang! Ako na lang ulit.
eto naman si Dora na pupunta sa isang event. Alam niyo ba, nung binili ko to, tapos dumating sa akin, medyo na-stress pa ako kasi ang pangit niya. Like, dikit-dikit siya, tapos when I start combing it using this brush, sabi ko, ay, okay naman pala. Worth the money naman pala, di ba? I also love this wig kasi ang ganda ng color niya, ang ganda ng pagkakulot niya, ang ganda ng bagsak ng buhok niya sa akin. Hi, crush! Kamusta ka naman? Hindi to ganto. Okay, hindi ganto yung pagkakulot niya. Yung pagkakulot niya nung una, as in sobrang ganda. Kaso, nagsisi ako na binrush ko to kasi nga, nagtanggal siya. Tapos, ayun, binrush ko, pumangit yung pagbagsak niya ng buhok. So, ang ginagalaw ko na lang parati rito is yung bangs. Okay, next, this long curly wig na lagpas dibdib na siya. And ito yung isa sa mga wigs na as in gustong-gusto ko talagang bilhin dati pa. Tapos, nung nabili ko na siya and nung na-ship na siya sa akin, sobrang ganda. Ano nangyari ngayon? Ang pangit, diba? Hindi na defined yung curls niya. Tapos, literal na buhaghag na siya. Ewan ko kung ano nangyari. Siguro talaga, hindi ako marunong mag-alaga ng wigs. Kasi nga, first, wala akong proper storage. I mean, I already have yung mga wig stands. Pero hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. So, napabayaan ko to. E kapag hinawakan mo siya, wala na. Sobrang dry niya na, ganyan-ganyan. Hindi na, parang buhaghag na talaga yung curls niya. Honestly, isa sa mga mahirap alagaan na wigs, yung mga ganito kahaba tapos kulot, or di kaya yung mga straight na buhok tapos ganito kahaba. Kasi nga, nagbubuhol-buhol siya. But at the end of the day, sa akin pa rin yung sisi kasi hindi ako marunong mag-alaga. But diba, sayang, kasi this wig is giving, lumuhod ka. Ako ang reyna mo. Kapag suot ko to, feeling ko, rockstar! Ganon. Ganon yung feeling ko. Okay, next, this super cute and cool na wig. And alam nyo ba, nagdadalawang isip talaga ako kung bibilin ko to dati. Kasi, it looks very cute sa photo, pero sabi ko, what if hindi pala bagay? Ayun. Bagay naman pala. It's giving good night, Francisco. Papasok na. Isa pa tong wig na napabayaan ko kasi hindi naman ganito kabuhaghag to. Like, ang define ng curls niya nung una, tapos nagsisisi talaga ako, promise. Eh, sayang pera. So, syempre, gagamitin at gagamitin ko pa rin to. Iba-ibang style na nga lang. Kapag suot ko to, feeling ko evil sister ako. Sabi nga, laban mo yan eh. Panganay ako ah. Bunso ka lang. Ganon. Isa to sa mga wigs na recently lang dumating siya sa buhay ko. And feeling ko kapag suot ko to, napaka mean girl ng itsura ko. Alam mo yung mean girl na tama siya lagi, tapos palaban, ganon. You are the most self-centered, idiotic person I've ever met. Ang ayoko lang sa wig na to, medyo stiff yung buhok niya. Like, hindi siya bouncy, ganon. Parang literal na ganito lang yung bagsak niya. Pero, I love the color. Sobrang ganda, diba? Hi guys, I'm Carlota. If you're gonna rock and I'll kiss down, and get up, it's gonna dance around, it's gonna dance. Still one of my favorite wigs that I own. I love the color, I love the cut, I love the length. I love Carlota. I love me. Oh, diba? Ang ganda na itsura niya. Kaso, eto na naman tayo. Napabayaan ko rin siya kasi I don't know guys if you can remember Carlota's scenario. Bagsak na bagsak yung ganto niya, diba? Itong wig na to. Pero ngayon, medyo nakaumbok na siya. Kasi nga, hindi ko siya na-store ng maayos. Pero if I have another chance, bibili ako ng panibagong gantong wig pa rin. Kating niyo ba si Angelo? Ito yung mga klaseng wigs na bawal suklayin talaga. Like, gaganinin mo lang siya. With proper care kasi nga mabubuhaghag. Pero guys, I wasn't really expecting na babagay sa mukha ko yung gantong buhok and yung gantong color. Kasi kapag bumibili ako ng wigs, doon ako sa safest color. It's either black, brown, honey tea. And ito yung first time ko bumili ng gantong klaseng color. For our next wig, it's giving sobrang mabait na estudyante. Hindi, okay lang. Feeling ko kasi na-offend na kita, pero I'm so sorry. Sobrang bouncy nito, as in sobrang daling suklayin, tama lang yung length niya. Tapos, ang cute ng bangs, ganyan. Pero hindi ko pa to natatry na ayusin talaga ng bonggang-bongga. Kasi natatakot ako, baka siya may mag-fly away. Eh, bago lang to, so ingatan pa rin natin, oo. Okay, itong wig na to, ito yung sinasabi ko kanina pa na mahirap suklayin na sobrang haba din. Like, sobrang
sobrang lagpas niya sa dibdib, tapos straight na straight pa yung itsura ng buhok niya. So, kailangan ko talaga tong alagaan kasi una, bago, tapos pangalawa, sayang naman, ba? Diba? Pagsuot ko to, feeling ko, ano ko, ako yung best friend na sidekick na plastic, ganon. Talaga? And ako yung tipo na kaklase mo na bagong riban, tapos nagyayabang kasi bagong kulay din yung buhok. Ganon, ganon. Di, kakariban ko lang kasi nga New Year, New Me. Alam nyo kung sino naaalala ko kapag suot ko to. Si Lily ng Tekken. Ano yun? O di kaya si Regina George na pagod. Really, really pretty. So you agree that you're pretty. Sa lahat ng wigs ko, ito yung may pinaka-pinaka unique na color. Hindi lang siya blue, meron din siyang hints of gray, o diba? So kapag suot ko to, feeling ko nagko-cosplay ako, feeling ko rebelde ako sa school, yung parang... Ganon. O di kaya yung mga black sheep sa pamilya. Meh. Tapos yung mataray na classmate mo na may bubble gum pa. Ano gagawin ko? Ang pake ko. Ano tingin-tingin mo? Though I wish na may longer version to kasi ang ganda nga ng color at saka bagsak na bagsak yung buhok niya. Like sobrang bouncy. Bounce chicken. Hinuli ko talaga to kasi ito yung pinaka-paborito ko as of now. Hindi ko alam kung red ba to or ginger ba tawag dito pero wala. Ang cute ng color, di ba? Tapos kulot pa, tapos ang haba pa. San ka pa? Para akong ano, para akong new student na hindi alam yung patakaran sa school pero mabait. Diba, papasok ako, kunyari. May nakita ako. Hi, available? Tinanong kung ano. Ikaw, available ka ba? Ano yun? Ang corny ka, diri. Ang ayoko lang dito, nung dumating sa akin tong wig na to, halatang hindi talaga defined yung curls niya. Tapos, buhaghag talaga siya. So, wala, ganyan lang yung style niya. And... medyo mahirap siyang istylin. Like, kunyari, magtitirintas ako kasi nga, dikit-dikit yung mga buhok. Pero it's fine. I still love the length. I still love the color. I still love the style. I still love the curls. I love my wigs. And that's it for my wig collection. O, diba? Konti lang naman. Joke, hindi ko binilang. Pero, yeah, that's all of my collection ng wigs ko. And most of my wigs are from Seven Queen and Aurora. Lahat yon ililink ko sa description box. So you guys better check them out. And kasi ang dami ko nare-receive na questions, saan ko daw nabili tong wig na to? Doon po ako bumibili. Sa iisang shop lang. Pero ayun, more wigs to come and hopefully ma-organize ko na maayos yung mga wigs ko kasi nasisira nga yung quality. And sayang naman kasi yung pera. And yes, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, click notification bell button, like and share this video, and see you on my next vlog. Bye!